Hello mga boss, welcome back again sa aking channel. Sa video na ito mga boss ay ituturo ko na naman sa inyo kung paano tayo gagawa ng saddle tea equal or unequal formula. Dito ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-calculate yung ating formula at ituturo ko din sa inyo kung paano tayo mag-marking. So sa mga kabakal ko dyan, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang dito sa larangan ng pipe fabrication, panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo at dito ituturo ko po sa inyo ang tamang proseso ang paggawa ng saddle tea. So mga boss, kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos na i-upload. So tara mga boss, start na tayo. So ito na siya mga boss, yung ating formula ng saddle tea equal or unequal formula. So ito yung formula natin mga boss, napakadali lang sundan kasi napakaiksi lang niya, kasi hindi naman mahirap itong gawin ang saddle tea. Ito ang pinakamadaling gawin sa lahat ng parte ng fabrication. Hindi gaya ng dummy support at saka yung lateral ay napakahaba ng kanyang formula. So ito napaka-eksi lang at madali lang sundan. Letter H, ito yung ating header. Ito yung ating header. Yung header half UD natin at saka ang letter B naman yung ating branch, yung ating 90 degree na branch. At saka yung ating degree of centerline, yan yung nakamarka na yan, yan ang ating center of line degree. So ang example natin mga boss, 4 inch diameter pipe, yung outside diameter niya is 114 mm. So half OD lang ang kailangan natin. So i-divide nyo lang sa ito. Ito yung 57 mm yung half OD nya. At saka yung sa branch naman natin, yung ID nya, kasi gagawa tayo ng equal saddle tea. So ang branch nya is 4 inch pa rin. So ang inside diameter nya is 102 mm. Ang half inside diameter nya is 51 mm. So yan na yung ating formula. So itatransfer ko na dito yung mga numbers na ating kakailangan. Ito yung 57 na half OD ng ating header, minus lang natin square root 57 uli yung ating header half OD squared, at saka i-minus natin open parenthesis yung ating 51, yung ating half ID ng ating branch, i-multiply natin sa sine of 30 yung ating degree center line. So ipapaliwanag ko sa inyo uli yung line center line degree. So ito yon mga boss, yung ating drawing na whole circle sa 4 inch diameter. So simula rito hanggang paikot hanggang sa umabot ulit dito, yan yung ating whole circle at 360 degree. So sa case natin, yung ating pipe 4 inch diameter, yung UD nya is 114 mm. Yan, kung gusto natin kuhanin yung kabuuang circumference niya ay i-multiply lang natin yan siya sa 3.1416 para makuha natin yung kabuuang circle niya, ang tinatawag na circumference. At pagkatapos ay i-divide natin siya sa 12, kasi
nag-division tayo ng 12 division. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 division yan mga boss. Para makuha natin yung distance ng bawat center line ay yung answer na ito, kunyari ito, ginawa ko na, yung OD natin is 114, multiply natin sa 3.1416, yun ang ating phi. Kung meron kayong naka-sign na ganyan, yan yung phi, ang constant yan is 3.1416. So equals, ang answer niya is 358.14 mm. Yan na yung ating circumference, kabuuang bilog ng ating pipe, 358.14. So yung 358.14 naman yan, para makuha natin yung distance, i-divide natin yan sa 12 division equals 29.84. So round off na natin yan ng 30. Yan ang ating distance of line degree. Bawat distansya ng ating linya is 30 mm sa 12 division. So papaliwanag ko naman sa inyo itong 30 degree, 60 degree at 90. Para makuha natin yung bawat degree ng kanyang linya, ang kabuuang circle niya is 360. Yan. I-divide lang natin yan sa 12 division, kasi 12 division yung ating ginawa. Kung 6 division naman yan, ang 360, i-divide nyo din sa 6. So ang ating ginawa is 12 division. So ang 360 ay dinivide natin sa 12 division. So ang answer niya is 30 degree. So bawat linya niya is 30 degree. So ang kasunod is 30 degree at saka 90 degree. So 30 plus 30, 60, 60 plus 30, 90, hanggang papunta dito sa 360. So ito na yung ating example mga boss. Nag-drawing tayo ng example na pipe dyan. So ang ating line, yung degree natin, isinati natin sa 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So paikot yan, another 6 sa kabila. So 12 lahat. So bawat linya niya is 30 mm yung distance, at saka ang bawat degree ng kanyang linya is 30. So ito na siya mga boss. Kinalculate ko na yan. At ito na yung mga answer niya sa 30 degree, 6.02. sa 60 degree naman, 20.96. at sa 90 degree naman ay 31.54. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya kinalculate. I-calculate natin yung ating formula. 57 yung ating half OD ng ating header, minus natin ng square root of 57 uli, yung ating header square, minus open parenthesis 51 yung half ID ng ating branch, i-multiply natin sa sine of 30 degree, so double close parenthesis. So squared equals, yan yung ating answer sa 30 degree. So yan na yan mga boss, yung ating answer ng ating 30 degree, 6.02. Kung papunta naman tayo sa 60, palitan nyo lang ng 60 degree yung 30, at saka ang answer niya sa 60 is 20.96. Kung sa 90, palitan nyo ulit yan ng 90, para hindi na kayo magpabalik-balik na
magsulat niyan, palitan nyo na lang. Ang answer niya is 31.54. Ito yung kinalculate natin kanina para hindi na kayo mahirapan magsulat uli, magpindot-pindot uli ng calculator. Palitan nyo lang ang 60 yan. Yan. Tapos equals, yan yung ating sa 60 degree. Kung sa 90 naman, palitan nyo uli ng 90 yan. Delete nyo lang. Tapos 90. Yan yung ating answer, 31.54. At walang kahirap-hirap na i-calculate yung ating formula. So ganyan kadali mga boss ang pag-calculate ng ating formula sa ating saddle T equal or unequal formula. Kahit gaano kalaki ang header natin, kung gaano man din kaliit yung ating branch, pero yung branch natin is mas maliit kaysa header. Mas malaki itong header natin. Kaya hindi tayo lalagpas dito sa header yung branch kasi hindi natin makuha yung ating mga sukat niyan, yung ating measurement. So dapat mas maliit yung ating branch kaysa dito sa header. So kahit itong example natin is 4 inch, kahit 2 inch ang ilagay mo dyan, pwede 3 inch. So hindi siya lalagpas sa 4 inch. So ipapakita ko naman sa inyo yung actual marking, kung paano imamarking itong ating saddle tee. So ito na mga boss yung ating pipe 4 inch diameter. 4 inch diameter yan. So minarkingan ko na siya. So yung ating outside diameter, para makuha natin yung kabuuang circumference, multiply nyo lang siya sa ating pi, yung ating constant na 3.1416, para makuha natin yung bawat distance ng kanyang linya. So kinalculate na natin kanina, so bawat distansya niya is 30 mm. So yan, 12 division yan lahat paikot. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hanggang dito yan, 12 division. So ang bawat degree naman niya sa bawat distance niya, kinalculate na natin kanina para makuha natin yung bawat degree niya, yung 360 na whole circle, i-divide lang natin siya sa 12. So ang answer niya is 30. So ang bawat degree ng linya niya is 30 degree. So yan, dito tayo magsimula sa zero. So bago kayo magguha ng inyong mga measurement, so alin yung pinaka, kung alin yung measurement na pinakamahaba dyan, yung ating 90 degree is 31.54. So simula dito sa dulo niya hanggang dito is 31.54 yan. So mamarkingan na natin yan para meron tayong reference kung saan tayo magsisimula sa pagkuha ng ating measurement. So yan, namarka na yan yung ating pinakamahaba na measurement natin, yung ating 90 degree. So 31.54. So ang kasunod natin is ang 30 degree. Ang 30 degree natin is 6.2. So 6. Simula dito hanggang dyan, magsukat tayo ng 6.02 mm. So ang kasunod naman is 60 degree. So ang ating 60 degree is 20.96. So simula rito hanggang dito is 20.96. Kasunod natin is 90. Ito yung pinakamahaba natin, yung 31.54. So hanggang dito sa dulo yan. So balik tayo sa 60 na 20.96, 30, hanggang balik naman tayo sa 0. Yan, paikot yan.
So mamarkingan na natin yan, i-coconnect natin lahat yung ating mga marking at dapat yung ating pagmamarking, maayos yung pagmamarking natin para masundan natin ng maayos yung ating mga marking natin sa pagka-cutting. So dapat hindi tayo sosobra sa ating mga linya, sa mga marking natin, para maayos yung pagka-fit up nya. So mamarkingan natin yan, papakita ko sa inyo. A few moments later. So ayan na siya mga boss. Minarkingan ko na at kinunik ko na yung mga markings nya. Yan. Kailangan maayos lang yung ating pagmamarking para maganda rin yung kinalalabasan nya sa pagkating. So yan, sundin nyo lang yung ating minarkahan ninyo at ikukunik nyo ng maayos. So yan, paikot yan. So yan, pwede nyo nang kakatingin yan. So ganun lang kadali mga boss yung paggawa ng saddle tee at walang kahirap-hirap ito gawin. Simpleng-simpleng gawin lang ito mga boss. So yun, ganun lang kadali mga boss ang pag-calculate ng ating saddle tee. At sana ay nasundan nyo at sana ay naunawaan nyo ng maayos yung aking mga paliwanag kung paano iyon ginawa. So bago tayo magtatapos mga boss, ako ay magpapasalamat sa aking 500 subscribers. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi ko po naabot itong bilang na ito. So dahil dyan ay upang makabawi ako sa inyo ay pagpatuloy ko po yung aking mga pag-upload na mga informative videos upang makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga kagaya kong trabaho na pipe fabricator. Ay aasahan nyo po na mag-upload pa ako ng mga dagdag na videos upang makatulong sa inyo at magamit ninyo sa inyong trabaho. So inuulit ko po, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at mabuhay po kayong lahat. So sa iba dyan na hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo at patuloy suportahan ang aking channel. So mga boss, kung mayroon kayong mga katanungan about sa video ay mag-comment lang kayo sa baba at sisikapin kong sasagutin lahat ang inyong mga comments abot ng aking makakaya. Ilalagay ko lang dyan sa description box yung aking formula na ating ginagamit para ikopyahin nyo na lang para mas madali ninyong masundan. So yun lang mga boss yung aking isishare sa araw na ito at sana ay meron kayong nakukuhang aral at idea kung paano ito gawin. So yun lang mga boss, salamat.